Welcome to another vlog. So another day, another appointment here in Manila. So right now, I'm here at Urban Deca dito sa may Ortigas, Pasig City. Nakipag-appointment ako for viewing. I just wanna check out yung mga condo nila dito sa may Urban Deca, Ortigas. So right now, I'm here at the front of the clubhouse. And then, around me, may mga buildings na nagawa na. So itong side na to, ginagawa pa lang yung mga buildings. So siguro mga ilang buildings pa yan. 1, 2, 3, around 4 buildings pa. And then dito sa left, mukhang may isang building pa. Yan sa pinaka-front is Ortigas Avenue. So magkakaroon daw later on dyan ng Urban Deca Mall. So my appointment is 10:30 with Agent Yuan. Right now it's 10:20. I got interested with Urban Deca Ortigas kasi pwede siya ng Pag-ibig Financing. I was a member of Pag-ibig. Nakapagulog na rin ako ng mga, I don't know, around 9 to 10 years. So that's why in the past days, nilakad ko din yung Pag-ibig ko kasi I was planning to reactivate it, maghulog ulit, and hopefully be able to get one unit here. Depende, no, sa details. And kung maluloan ko siya through Pag-ibig, then why not? Maganda siyang investment. Pwede siyang paupahan. Pwede rin ipa-Airbnb if ever. Tsaka ang maganda kapag sa Pag-ibig loan, usually mas lower yung interest rate rather than kung magbabank pa. Magpapaalam ako sa agent if I can take videos. If I'll be allowed, then there's gonna be probably more details that I can share later. Okay, so let me just check out the other parts of the vicinity. So ito na lahat yung mga gawa ng building. Nandito kami sa bandang likod right now. So ito yung clubhouse sa pinakalikod ng building M. Tapos ito yung mga mas front na buildings. So meron siyang area kung saan pwedeng mag-exercise. Hindi lang mga lola, but even youngsters. Why not? Parang Singapore lang ang dating. Ang maganda rito, malaki yung open space. So may garden, all buildings, tabi-tabi lang ng ganyan. So may mga units sila na outer, so meaning ang bintana is dito sa front at saka sa likod siguro. Kapag yung mga inner building, kasi may opening yan sa gitna, so ang bintana ng mga inner unit facing doon sa loob, pero may opening na sa gitna, so meron pa ring air. Tapos ito yung clubhouse sa pinakagitna, may units pa rin sa likod, and itong area na to ginagawa pa lang. So looks like ang unang ginawa is itong right side, so there's like 2, 4, 5 buildings already dito sa right, isang building sa back, and then dito sa left part, dalawang buildings pa lang yung nagagawa. Yung third ginagawa na, and fourth, meron pang dalawa pang gagawin dyan before yung Urban Deca Mall. Itong clubhouse, ginagawa pa lang, oh. Still ongoing. May Alpha Mart na magbubukas, although may isang coffee shop dito na open na. It's Cara and Cal Coffee Shop, oh. May mga tumatambay na. Okay, so ito na. Kamit na yes, namin po si Agent Yuan. So ito yung ating clubhouse going back. Yung ating mga function halls na yan, soon pwede yan gamitin for celebrations, gatherings, birthday celebrations. Pero in-develop pa, inaayos pa. And soon magkakaroon din tayo ng price for that. Okay. Third floor roof deck yan. So currently, ini-improve lang. Last time pwede na mag-check yan. Uh-oh. And pwede na din tumama. Okay. Okay, any questions po before we proceed? Yeah. Okay. So, right now, itong mga building na nagawa na is NOP, no? Hindi, ito ang M. Wala dito. Oh, pero yung N. After ano yun? After ng N, may mga building pa, di ba? R yan, ma'am. R. That's R, Q, P, and O. Ah, gawa na pala yung R. Yes, lahat yan po. Ready for occupancy na yan. Oo, RFO. Wala dito. Wala dito sa likod natin, M. Uh-oh. Tapos katabi niya N, O. Kasi ito yung okay. O, ma'am. Oo. Yung likod ng O, ay, mm-hmm. Kasi so, yeah. Yeah, if ever, ang type ko yung R eh. Sure. Or maybe beside nung R. Itong dalawang to. Mm-hmm. If ever. Kasi? No? Kasi mas malapit na doon, yes, sa Urban Deca tama, Mall. Tama. Actually, so walking distance na yan siya and building away from our mall. Kasi after R, isa na lang S, tapos mall na natin. Mm-hmm. Tapos highway na. Yeah. I like yung open space dito. Ganda. Yes, yes. Tingnan mo mahangin, di ba? Opo. So, saan tayo mag-viewing ngayon? Doon, yun sa showroom natin. Ah, so ang showroom yun, nasa ang building na? Unahan lang po.
Oh. Separate building siya. Okay. Pero same lang yung hotel unit, yeah, and yung actual city. So 1.3 hectares na park yan siya. Okay. Meron tayong children's playground tsaka outdoor gym. Then unahan, meron tayong dalawang basketball courts tapos yung ating deca mall. Oh, as nandoon yung basketball court. Oh, madalas ko nakikita sa mga videos mo yun eh. Tapos magkagabi mo, may ilaw to. Yung yeah, business niya. Ay, oo, oh, maganda. Opo. Tsaka parang sa hapon siguro maraming tumatambay na families. Ano? Kasi ang sunset natin ma'am dito. So sunset, dito. Imagine orange yan. Yung ulap natin. Either blue. Okay. Either ganyan na yung blue. Ngayon kasi parang padilim yun. Oo. Alam mo, sabi ng kapatid ko, Singapore feels. Opo, madami actually. Kasi, either Hong Kong or yung Singapore. Singapore feels. Kasi sa Singapore, yung bawat HDB. Yan may, yung tawag nila. Oo, may HDB, may playground at least. Merong exercise ng matatanda or bata, ganyan. Tapos open space. Yun. Mga clients ko usually from abroad, ganyan yung sinasabi nila. Mm-mm. Actually, mas effective naman kasi yung ganitong housing supposedly dito sa Manila kasi overcrowded na tayo, di ba? Maraming population. Ganda, gusto ko yung R. Occupied na to? Like how much? How much na yung occupancy niyan? Mababa pa naman. Pero yung reservation rate niya is medyo nangangalahati na rin. Oh. Yes po, ready for occupancy. RFO na siya. From dito to doon. Oh. Lahat yan ready for occupancy. Pero okay naman ako. Ito ginagawa pa lang to eh. Kung hindi ako makahabol di dito din. Pero marami pa yung selling dito. Yan if ever. Mga around 2026 to 2027. Okay lang din ako sa pre-selling if ever. Sure. Pwede. Dito. Magkana na ang rate pag pre-selling? Pre-selling ngayon. Ngayon kasi na yung sa building LCAT natin, isa lang kasi pre-selling natin ngayon. Lahat yan po yung ginagawa, hindi pa sila ino-offer. Currently, nasa around na yan sila eh. 15,000 more or less monthly yung equity niyan. Pero yung monthly amortization niya, if under pag-ibig, nasa around 17,000 to 18,000 more or less. Okay. Monthly for 38. If ever, okay lang din ako sa pre-selling. Pwede. So sige mamaya, sige ikot muna tayo, siguro check muna natin unit and then maybe later we can sit down and talk about yung details na computation and everything. Actually, na? Sa showroom, dun yun pwede lahat magawa ko. Oo, kasi tama. Pwede tayong tama. O, sige, sige. Punta muna tayo sa keep going. So ito na yung building R, nandito kami sa baba. And then, yan ang palabas na later on, Urban Deca Mall na daw yan. Itong bet ko eh. So ito, makikisakay muna kami sa sasakyan ni agent yun. Kasi yung sample unit na sa may bandang harapan. Malaka din, pero mas comfortable kasi na magsasakyan na tayo. Diyan lang yan sa unahan ko. Oo. Dito yung mall. Oh, ito na mismo. Yan na po. Pero parang doon sa mapa, may units pa dito, yes, pa kaliwa. Yes, isa. Ah, isa. Building S. Building S. Tapos mall na. Oh. Parang feeling ko yun yung pinaka-prime, no? Pinaka-prime ba yun? Yung building naman S? Din po. Pare-parehas lang naman. Ah, pare-pareho lang. Pero katabi kasi siya ng ano eh. Ng Deca Mall. Kasi may advantages din sila eh. Like yung dito sa M, may malapit na laundry shop, malapit din yung Alpha Mart. Ah, yung ganun. Kanya-kanya silang advantages. Oo. And yung pricing din nila. Oo. Siyempre, along the way, pagka papalapit na papalapit sa kayo, papahimbali na papalapit. Oo, mas mahal na siguro, no? Okay. So may kanya-kanya silang price. Pero kung kunyari, kunin ko yung pre-selling ngayon, kung ano yung presyo ngayon, yun yun. Yes, regardless kung mag-increase yan soon, or yun na yun, yun na mismo yung price mo. So if ever, yung ngayon, if under Pag-ibig Financing, 2.9, yun na yun ma'am. Mm-mm. May another option pala tayo if hindi available yung sa, kaso pala yung citizenship. No? Oo. Kasi hindi allow ng bank or Pag-ibig ang foreigner. Yeah, in-house tapos 5 years lang. Oh, yun, 5 years, 10 years. Oh, yun tinatatanong lahat ng options para mapagnilay-nilayan ko kung ano yung pwede ko i-grab. Yung year nga nag-start yung pinaka first building dito. Pinaka first nagawa. 2 years ago. Ah, 2 years ago lang. 2021. Bilis ng construction. So yan, nandito yung showroom. So, ito yung, ay, nakalaman ko na. Yan yung circuit breaker. So, ganyan na siya mismo. Ganyan na yung first niya, ganyan na yung dust niya. Ganto lang po yung turnover. Pag turnover, yes. No? Okay. Question, bakit ito may mga dito? For safety yan lang. Safety? Just for the fire... Hydrant. Opo. Pero ganyan na yan. Dito sa kabila, sa desktop unit, bibigyan tayo din ng idea kung paano siya tatakpan. Ah, so in case gusto mong takpan, yes, pwede. Nakalabas lang yung ano niya. Oo, yung mga ako. So, siyempre ko medyo eyesore, di ba? Para mas magkaroon tayo ng idea ko. Sige. Ano po pwede gawin sa unit? Okay. Sa unit natin.
Ah, ito yung dressed up na. Ito. So yan ma'am, may cover na siya. Okay. Ito inverted lang from left kanina yung CR to right. Okay, so ah, ito. So yan. Ayan, tapos per nakalabas yung mga nozzle niyang ganon. Okay. So, ito yung two bedroom. Ito yung washroom, oh. Ayan. Yung washroom, meron siyang sink. Ito yung toilet, tapos yung shower area. Not bad. Parang decent yung ano yung size. Tutig na, it's a two bedroom, no? Tapos yes. Dito na yung... This is 30.6 square meters. 30.6 square meters. Ito na yung pinakasala mo. Pwede ka na maglagay ng sofa dyan. TV dito, no? Then, kitchen area. So, ito na yung sa may kitchen. Tapos, ito provision na for fridge. So, ito yung first bedroom. Ganyan. Tapos, may provision na for aircon. Malaki din yung bintana niya. Oh. Ayan. So, pwede mo siyang open para may air. Ito yung first bedroom. So, nakikita ko yung iba, yung bed pa ganun. Para may space ka pa dito. And this is the second bedroom. Yeah, same size lang din. So, ganun din. May provision din ng aircon dito. Yeah, proper interior design lang. Maganda na magagawa mo siyang maluwag. May tanong ako. Para saan yung butas na doon? For the exhaust. Ah, exhaust. CR connecting doon sa doon. Doon ang exit. I see. Okay, sige, tignan natin yung dressed up ano na showroom. So, ito na yung dressed up na unit. So, may sample how it's gonna look like kapag once na na-dress up na siya. So, ito yung pinaka-living room mo. Not bad, di ba? Pwede ka nang kasyang-kasyang yung normal na size ng sofa. So, sample yan. Pwede ka maglagay ng TV dyan. Ayan yung entrada. And then, ito yung washroom. Ayan. So, pag bumasok tayo, ayan, no? Makakapaglagay ka pa ng sink na gusto mo. Ito yung toilet. May mirror. Oh, ang ginawa dito, nagkaroon pa ng division para sa shower. Kung ayaw mong nababasa dito, pwede. And then, this is a dining area. Uy, maganda. So, this is a really good idea na merong glass. Maluwag tignan, no? Yung may glass na. Diba? Although ako, ang gusto ko, bilog na dining table. And then, ito yung kitchen. So, in-update yung kitchen. Kasi pag tinurn over, ito lang siya eh. Tapos dinagdagan niya itong part na to. So, may mga cupboards. Nice. Pwede na yan para sa microwave. And then fridge. So, ito na yung dressed up na bedroom. Okay, yan. Cabinet itong right side. Study area. Tapos, ayan o, sakto yung bed. Sakto-sakto. Not bad. This is a double or queen? Looks like queen. Queen or double? Kaya na. Konti lang na may difference. Ayan o, tapos meron ka pang space para gumalaw dito. Coming from the door, oh, meron pa akong room para umikot or mag-prepare or whatnot. Nice. Tapos ito yung second bedroom. Oh, parang ganun din. Ayan. So, pwedeng, ito na yung room ng inyong anak. Or kung single ka, pwede mo siyang gawing guest room. Or kung pang business nga, ayan. Very decent for two bedroom unit. Nasa pag-aayos na lang. Less clutter, minimalist design will make this room really, really nice and pleasant looking. Ganyan, no? More glasses. Mas maliwalas tignan. Sample, ako po ako sa sofa. Ayan, decent enough size siya. So kung single ka, the best din, ano? May solo room ka, may guest room ka pa. Office room or a walk-in closet. Yung TV, hindi naman wala sa mukha mo naman yung TV. Parang tapo, malayo for enough para makapanood ka. Yeah. No? Ilang square meters mo dito? 30.6 square meters. Yeah. Whether inner unit, outer unit? Yes, same lang. Kaya mo ulit yung difference ng inner unit and outer unit? Inner and outer, sa monthly amortization, 1,300 po.
Pero yung total price ng unit? Sa unit price, nasa around 200,000. 150 to 200. Ang difference lang? Mm. Oh, not bad. Pagka ganun, gusto ko rin outer unit. Kasi 2.9 yung inner unit, 3.something. Magmamatter din lang naman yan sa ano ma'am? Yung sa monthly amortization. Kasi maglalagyan pa ng interest yan eh. Uh-huh. And depende din kasi kung paano mo siya babayadan. Yung iba kasi nagla-lump sum, nag-advance payments. Tama, tayo mukhang kailangan natin ng lump sum kasi yung age natin eh. Kung hindi natin tayo pwede nung 30 years. So kung gusto ko nang mas mababa yung monthly amortization, mag-lump sum ka. Otherwise, medyo mas malaki yung monthly amortization, di ba? Okay, so nandito kami sa my office. We're sitting down kasi pag-uusapan na namin yung mga nitty-gritty ng mga details, finances, whatever, whatnot, at aming mga katanungan with Agent Yuan. 1 hour later. So anyway, yeah, we're done with all the discussion. So nag-Q&A kami dito sitting down. Tinanong namin lahat ng possible questions that we can think of kay Agent Yuan. And it's really, really nice and very accommodating sa mga questions. So yeah, thank you so much, Agent Yuan. Kung gusto nyo ring i-check ang Urban Deca, so yeah, you can contact or message Agent Yuan. I'm gonna put the details in the description box below. Yeah, meron siyang YouTube channel by the way. I'm gonna put also in the description box below. Okay, thank you so much, Agent. Okay, see you in a bit. Building. So cute. Ay, nandiyan pala kayong dalawa. Ayan. Ganda. Okay, so we're done here at Urban Deca. So I'm just waiting for my Grab. And then moving on to Mega Mall. So doon na kami maglalunch sa Mega Mall.